ito na yung magneto natin. So, what is up sa inyo mga kapalis? So, nandito na naman tayo sa ating Sunday kalikot. So, ang kakalikotin natin for today is itong Honda Beat natin. Honda Beat nila mama kasi medyo kalawang na yung magneto niya. So, ito naman ngayon yung lilinisin natin. So, makikita nyo dito, meron siyang dalawang screw. Ito yan, tatanggalin natin yan. Tsaka, ito, socket wrench na 8mm yung size. Ito, yan, dalawa lang yan. Yan. Ito yung tools na gagamitin natin. Yan. Siyempre, kailangan natin ng magneto puller. Tapos, 17mm na size pang tanggal dito sa magneto. Tsaka pangontra na white tool na kinakalawang. Tsaka itong spray paint natin na high temp. So, mamaya, pag natanggal na natin yung magneto, lilihain na natin siya. Tapos kukulayin na natin. So tara, baklasin muna natin. So, bago nyo matanggal yan, mga katulis, merong nakasuksok dito na lock. Gutin nyo lang yan. Yan. Yan siya, mga katulis. Gutin nyo lang yan para matanggal nyo. So, yan. Tignan mo, dumi na. Purong kalawang na. Ito yung magneto. Kailangan nating linisin. So, pag magtatanggal kayo ng pan, kailangan 10mm yung gagamitin nyo. So, tanggalin na natin. So, lagi nyo tatandaan, pagka maglalagay kayo nito, counterclockwise ang kabit nito. Dito. Pero tanggalin muna natin tong nut na to bago natin siya gamitin. Gagamit tayo ng 17mm na socket wrench tsaka ng white tool. Pangontra. Pangontra. So ang pagtanggal, counterclockwise, pangat. Yun. Ito na yung nut. So yun mga katulis, lalagyan na natin yung magneto puller nya. Size nito, size 17. Pagkabit, counterclockwise. Yan, kapag sumasabay na yung magneto dun sa puller, masikip na yan. Tsaka natin ipapasok tong pangontra nya. Pa-clockwise naman yung pag-ikot nya. Pagtatanggalin nyo siya mga katuloy, sugutin nyo lang. Kasi magnet yan yun. Nihila niya din. Ayun, ang dumi. Saan ang dumi niyan yan? Yan ito, purong kalawang. Dapat ito, wala eh. Kasi kapag kakinain ng kalawang ito lalo, hindi na under yung motor mo. Tapos ito yung stator niya, madumi na din. Yan, kailangan lihain. Kailangan lihain din ito mga katuloy. Linisin na lang natin. Ayan. Lagyan na natin to. Dito sa ating legendary suka. Babad muna natin to. Habang binababad natin yan, linisin na natin tong stator niya.
Dumi, oh. Gagamitin natin siya ng ano. So, ispray na natin siya, mga katulis. Ispray ng bygones. Bola, JBT ka na lang. Ay, Doctor JBT number 1. Yung brand lang. Kailangan na bilhin na doon. Liyahin na natin siya. Hindi ka makakabili ng tingi ng tatlo-tatlo kasi ano na sila. Walang malakas. May walang nakakita ng ano, ganyan ano. Tapos talaga yan. Ang buha ko pala. Kaya wala mo yan eh. Asim. Baka naman pa sumanda rin yan. Maasim mo na asim na yung motor mo niyan. Mabilis na libag yun. Totoo naman, mas makapalo labang mas makapal. Yes sir. Sa mga magpapagawa ng magneto dyan, alam nyo na, suka lang katapat. One eternity later. So mga katulis, ito na yung magneto natin. So hindi na natin siya natanggal masyado yung mga kalawang, yung sulok-sulok, kasi sobrang hirap na dahil nga suka lang yung ginamit natin. So papatuyuin lang natin to ng sobrang tuyong-tuyo, tapos tsaka natin siya bubugahan ng high temp na color gray. So, paarawan muna natin. Let's go! So, mga katulis, habang pinapatuyo natin yung magneto natin, nalinis na din natin ang bahagya itong stator natin. Tanggal na din natin yung kalawang niya compared kanina. Kulay brown. So, hindi ko na muna siya binaklas itong mismong stator. Kasi medyo alanganin pa kasi baka hindi ko mabalik eh. So, ito. Ito yung kalawang na nagamit natin dun sa magneto. Suka lang malakas. Tapos ito yung fan. Ayan, lilinisin na din natin ito ngayon kasi namumuuna yung kanyang mga alikabok. Tara, itong cover, yung loob, linisin na rin natin. Let's go. So mga katulis, natuyo na siya. Kukulayan na natin siya ngayon ng high temp spray paint na metallic silver. So let's go. So mga katulis, ayan yung kulay niya. Ayan. Subukan natin siya mga tatlong coat or dalawang coat para mas makapal siya, para hindi siya mas ano sa kalawang. So yan, nakakaisa na tayo. Wait na lang natin. Alright mga katulis, second coating. Let's go. Ang tsura niya.
Alright. So, mga katulis, na tuyo na natin siya. Ayan na yung final result ng magneto natin. Compared nyo dun sa kanina, grabe yung kalawang. So, nakovera na natin siya ng high temp na metallic silver. Kaya ganyan siya, para siyang kumikinang-kinang. Tapos, nalinis na din natin yung cover. Ito yung cover. Tsaka yung fan niya. Ito, medyo dito ako nahirapan maglinis kasi kailangan tututbrushin mo siya. Kaya, meron pa sa sulok-sulok na hindi ko na maabot. So, lilinisin na natin. Nakakabit pala. O, bago nyo siya ikabit, mga katulis, lagi nyo tatanda na kapag ka mag-DIY kayo, itong butas na to, may gatla yan. Ayan o. Para siyang space. May kanto dun sa butas. Tatapat nyo siya lagi dito. Ayan, may gatla din to eh. O. Dun nyo siya itatapat. Kapitan natin. Kailangan yung sentro. Kasi kapag ka... Kasi kapag ka hindi siya nakatama dun sa may gatla, yun yung may gatla na yun, no? Kapag ka hindi nakatama yan dun, hindi mag-i-start yung motor nyo. So, a friendly reminder lang pa para sa mga gusto mag-DIY. So, huwag nyong kakalimutan yung washer, tapos itong 17mm. Subukan natin siya i-start ngayon. Bago natin ikabit tong fan, subukan muna natin siyang pandarin para makita natin kung ano. Mas maganda na daloy ng makina niya ngayon. Alright, kapitan natin. Yung tinanggal natin dito kanina. Ito. Ayan o. Lalak nyo lang yun. Ayan o. Balik na natin. Tapos itong dalawa, babalik din natin. So mga katulis, hanggang dito na lang ating vlog for today. At kung umabot ka dito at kung may natutunan ka para sa mga DIY na plano mo na gawin dyan sa motor mo, please like, comment, and subscribe. Pindutin mo na rin yung notification bell para pag may bago tayo upload, manonotify ka. So yun, comment down below mga katulis kung may mga tanong pa kayo. Alright, bye!